naman tayo ng isang dish na sobrang mura at afford na afford ng budget. Tara, simulan na natin. Hihiwain ko lang po pala or babalatan ko lang po pala yung patola na ating gagamitin sa ating pagluluto. At guys, 50 pesos lang ang nagastos ko dito sa dish na ito at simulan na natin ang ating paggigisa. Mag-isa lang po pala ako dito ng bawang at sibuyas. Nung okay na, isinunod ko namang ilagay yung chicken. And nung naging brown na yung chicken, isinunod ko namang ilagay ang tubig. And ngayon, na kumukulo na, isusunod ko namang ilagay yung patola. Guys, nakadepende rin pala sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. Yung gagamitin yung sahog. Pwede rin po kayong gumamit dito ng hipon, baboy, or kung ano po yung gusto nyo. And ito na, hinalo-halo na natin ang ating gulay at hintayin lang din natin siyang kumulo. Hahaluin lang din natin hanggang sa magpantay ang pagkakaluto ng gulay. Sa pagluluto ng ginisang patola, hindi natin lalagay ng madaming tubig dahil kusang nagtutubig o kumakatas yung patola. Kaya talaga namang manamis na bis ang sabaw ng ito. At hindi rin natin i-overcook yung patola dahil pangit naman iyon. Ang patola ay nagpapatibay ng buto, nagpapalakas ng resistensya at nakakatulong ito sa pagkontrol ng blood pressure. Maraming pang health benefits ang pagkain ng patola. Kung mapapansin nyo po, nagre-ready rin ako dito ng bawang at ng chicken. Imamarinate ko po kasi yung chicken overnight. At balik naman tayo sa ating niluluto. Nung kumulo na ang patola, hinalo-halo ko lang din para magpantay yung pagkakaluto ng patola. Pwedeng-pwede rin po kayong maglagay dito ng sardinas sa mga gustong sardinas at pwedeng-pwede rin po kayong gumamit o maglagay dito ng siomay. Tatakpan at hihintayin lang rin po ulit natin kumulo ang patola. And nung kumukulo na nga, ilalagay na natin yung miswa. Mas madaming miswa, mas maganda at mas masarap po. Dahil yung miswa, nagbibigay din po ito ng lasa sa ating patola. Pwede rin po pala kayong gumamit dito ng meatballs or chicken balls. Iba-iba po kasi tayo ng way ng pagluluto. Maaaring iba yun sa inyo, iba rin yun sa akin. So ako, ganito po ako magluto. Lalagyan ko rin po pala ito ng chicken cube. Padandag lasa. At hindi na rin po pala ako maglalagay dito ng patis or ng magic syrup dahil naglagay na rin po ako ng chicken cube. Kayo po, nakadepende pa rin din sa inyo kung gusto nyo pong maglagay. And okay na po ito. Pwede na nating patayin yung apoy. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po.